It's not a game, it's a rage game. May okal na. Oh, guys, kamusta? What's your name, Mingsit? Bo Ay. Wow. Taga sa ano, Indonesia. Sa kabilang kapani siya ng ano ng lugar din sa amin. Puro sila Indonesian. So yun, wala rin sila overtime. Yes. Sa Mominja, ma. Ha? Na ka sa Mominja. Wo Dark and TV. And TV. Oh, Wokan, tatay siya. Oy, what's up mga kalaupan? So, good evening sa inyo lahat. So, dito ako ngayon sa Huawei para mag-dinner kasi nga wala tayong overtime ngayon. At ayun na nga, no? Nakilala tayo ng isang Indonesia na malapit dun sa ating lugar, malapit yung company nila. So, ayun o. Andito ako ngayon sa isang ano, pentangan, guys, para kumain ng dinner kasi hindi ako nakapagluto. Tingnan nyo guys, paano sila magkain ng ano, ng pagkain dito. Tara. So ito yung nila. Ayan. Ito yung pentangan. So masarap kumain dito guys, maraming ulam. Pagkain ng tray. Tayo ng ano, plato. So guys, ang ang pentangan dito guys, kukuha ka ng ulam. Ayan, pipili ka ng ulam. Tapos kung ano yung klaseng ulam ang kukunin mo, yun yung babayaran mo. Kaya nakakasawa mo na yung baka, buha tayo. Lang. Kaya, saka may okansi ka ma. May okansi na. YouTube. Okay na ka, may okansi. Hello guys, fried chicken tsaka gulay ng kinuha ko. Parang Indo. Philippine. Pasok. Pasikway. Yaw, yaw, yaw. Ayan guys, Pasikway. Then, 80. Thank you. Tapos ko tayo ng kanin. Guys, yung kanin nila dito, pwede kang bumalik pa. Unlimited yan. Marami, marami silang pagpipilian. Medyo gabi na rin kaya ako. It's not a game, it's a rage game.
ayan guys, nakakain tayo. Bali, yung biniyaran ko dito sa pentang na to, guys. Ayan, makita nyo. Mukura yung kinuha ko, tapos parang sa luya tapo. Tapos, isang leg quarter is 80. Okay na guys, pwede na yun. Kasi di muna ako napagluto sa bahay niya. Kaya, kumain muna ako sa labas. Saka limited yung kanila ko na dito. Yung kanila. Kaya masarap din kumain dito. Yung pintangan na buffet style. Guys, masarap yung chicken nila. Wala pa. Ito guys, sarap-sarap yung ulam ang pwede mong ano, matikman. May mga vegetarian, mga seafoods, mga baboy, ganyan, manok. Lahat nandito. Pintangan na buffet style. Ano yung pangkong nila? Yung steam top, tunagyan ng oyster sauce. Nasarado sila dito, mga 8 yata. At alam niyo ba, kapag last minute ko na kumain dito, alas karamihan ng ulam nila dito, binibigay nila. Bago lang ito sa Huawei, siguro mga 3 months pa lang yata ito. Talabos ng kamote pa ito. Ito, nakain ko. Tarap. Nahulog ko yung chopstick. Then guys, nakadalawang ari na tayo. Saka guys, hindi uso dito yung tiyara tinidor. Ang malimit na ginagamit nila chopstick. Isang pentang guys, ay isang parang isang yung ano, pack lunch na kung saan na yun. Ready to eat na yung mga bibili mong pagkain. Isang rice. Isang rice. Tapos mga ulam. So yun mga kalampan. Tapos mga yun. So yun na. Dito kasi guys sa restaurant na to. Sa kain ng pentang. Meron kaya tapos yung self-service. So itong mga pinagkainan natin. Ayan. Ito ay tapo natin dun sa waste area nila. Kumbaga pag umukunin natin yung mga disposable tsaka yung mga tira. Tara. Tapo natin ito. Ay mga ipupuntahan pa tayo. So yun, natatapon natin yung mga ganito. Ayan, dito. Binubukod yan. Ganito sila kadisiplina rito guys. Para maiwasin masyadong ligpitin. So itong mga to, tapon natin dito. Ayan yung parang mga kanin baboy na yan. Diyan tinatapon yan. Tapos itong mga plato na yan, mga paper plate na yan, dito yan. So ganun guys. Ganun sila kaayos dito. Self-service ka nga. Guys, no, kakatapos na natin kumain sa pentangan at kagaling lang din natin dito sa may no, sa 7-Eleven kasi may binili lang tayo dyan. Kasi nagpasuyos yan, no, si Christian na bumili ng kanyang sigarilyo. So yun guys, no, ako naninigarilyo ngayon kasi ayoko na, quit na ako sa paninigarilyo. At mahirap din talaga yung lahat ng naninigarilyo kasi nga, no, hindi natin lang kung ano mangyayari kapag
ay nagkasakit. Tsaka magastos din yung sigarilyo, guys. Kaya iniwasan natin. So dito kami sa bahay ng Huawei. Ayan. Saka ito, susunod na pupunta. Kasi wala nga tayong overtime ngayon. Naisipan kong mag-vlog muna sa mag-vlog muna. Kasi after nito, guys, uuwi na ako kasi mag-edit pa ako ng vlog natin. Dun sa Tawien, yung bundok natin. Yung na-edit ko pa, hindi ko patapos. Siguro malapit na yun. Siguro kahit mamaya, matapos ko na yun. So yun, guys, nandito na tayo sa EEC. Daan muna ako rito. Baka meron akong mabili dito. Tara, daan muna tayo. Guys, yung EEC na to ay bago lang din dito sa Huawei. April 1 siya nag-start dito sa Huawei Township. Kasi dati, wala talagang EEC dito. So, yun nga, no, bagong siya dito, bagong bukas. Kaya, tara, samahan niyo ako rito. Papakilala ko yung mga staff dito. Ayan. Hi, Teds. Ah, delivery ah. Oh, yung silver sana ulit eh. Hindi ko pwede bumili. Ayun. So, ito yung EEC, guys. So, marami kami bibiling product din dito na nanggaling sa Pilipinas. So, guys, ang EEC ay isang remittance center, tsaka grocery store, tsaka yun na, marami kang mabibili dito. Meron ding mga Hindu food, ayan, mga Hindu products. Ito yung sa atin, yung mga Philippine products. Yan, may mga pancit. Yan, marami kang mabili ito, mga sabon. Yan, pwede kang mamili dyan. Sa personal, mga personal hygiene mo, meron din dito. Ayan, mga toothpaste. Mga pampaganda, ayan. Sari-sari. Tapos sa mga condiments, mga spice, meron din dito. Ayan, nakikita nyo. Mamahilig naman kayo mag-spaghetti, ayan o. Maraming kayo makikita dito, guys. Indonesia, may mga Vietnam, Thailand, sari-sari. Ayan, copy ko. Guys, wala akong mapili dito. Balot na lang kukunin natin. Meron silang tindang balot dito sa EEC. Ang isang tray na ganito, guys, is 130, 2, 4, 6, 8, 10, 10 piraso. No. Babanatan natin itong balot mamaya. Pang snack. Ay! Sige, te. Salamat. Yan si Ate Edna. Isang stop dito sa EEC. Kaya salamat, ha. Yan, tara. Bye. So guys, yung EEC pala ay malapit dito sa may McDonald's. Ayan. Nandiyan yung McDo. Nandiyan yung terminal ng bus. Papuntang Taichung. Ayan. So, yan yung pinaka-landmark sa McDo at yung terminal ng bus. Tapos ito, lakarin nyo na lang konti. Nakikita nyo yung EEC. Ayan. EEC Huawei Township. Thank you.
Ni hao. Ito guys, ito yung brown bread. Ayan, kita nyo ba? Ayan, bibili ko tayo. Kaya mo tayo kaya? Ha? Kaya mo tayo kaya? Tayo. May silopan niyang. Ito sa'yo? Siya. Hindi ako sa'yo. Ayan. Ito yung kanyang ano. Yung bakery. Malapit to sa ano, sa kalsada. So guys, uwi na tayo, baka buka tayo ng ulan, parang ulan kasi malamig yung simoy ng hangin. Buka tayo ng hangin ito, wala pa naman tayo dalang kapote. See you in the company guys. So guys, bumili muna ako na pala ng itlog dito sa tindahan na to. Kasi wala naman ako mabili ang itlog sa palengke kasi sarado naman na. At guys, share ko lang sa inyo. Itong guys na resibo na ganito guys, tsaka yung sa mga resibo sa 7-Eleven, pwede nyo ipunin yan kasi, yan pala. Yan, pwede nyo ipunin yan, may halaga kasi to. Yan. Kasi guys, pagka inipon nyo to, eh, meron kayong chance na manalo ng ano rito, parang sa loto. Taiwan lottery guys to eh, sa mga resibo. Pero nakapag-vlog na ako dati nito kaya panoorin nyo na lang sa mga dati kong vlogs. Yan, basta mag-ipo kayo ng mga convenience store na mga resibo. Papyaw ang tawag dito guys sa mga Taiwanese, papyaw. Yan. Tara, uwi na tayo. So yan guys, nasa baka company tayo ngayon. Tingnan nyo yung aming ginagawa dito. Ayan o. Bali, maraming gawa pero ayaw magpa-OT. Talagang ganun. Talagang nililimitahan nila yung ano, yung trabaho kasi wala namang kikitain. Guys, so nasa bahay na tayo. So dito ko lang tatapos yung ating mixing vlog sa araw na to. I hope na nag-enjoy ka din naman at meron ka din kahit paanong nalaman sa buhay ng isang OFW dito sa Taiwan. Lalo ngayon wala kaming overtime. Parang kintab na mukha ko. So yun o. Dahil wala kaming overtime, tayo nag-vlog sa labas para makita nyo naman yung aming pamumuhay dito bilang isang OFW. At alam ko naman na balang araw ay gusto mo rin makarating dito sa Taiwan. At I hope na guys, sa aming mga vlog, hindi lang kasi ako yung vlogger dito guys sa Taiwan. Maraming vlogger ang nag-share na kanila mga kumuhay. Lalo na yung idol ko na si Kanoy P Vlogs, tsaka si Pambansang Repa. Ayan guys. Tsaka yung idol na idol ko talaga dito kay si Jimmy Speak TV. Yan yung mga na-inspire ako na nag-umpisa akong mag-vlog dahil sa kanila. Dahil sa mga nakita kong mga kapwa ko at WS Taiwan na nag-vlog na kanya, na kumbaga meron silang mga gandang karera dito sa pag-YouTube. So sana guys ay maging ganun din tayo, maging maganda yung ating karera dito sa YouTube habang OFW. So ganun guys, dito na tapos yung vlog natin. So salamat sa panonood. At guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe to my YouTube channel Darkan TV. At please like and share and comment na rin guys para like ko kayong makita na nagko-comment dito. At pwede rin kayo mag-suggest kung ano yung pwede kong gawin dito sa vlog natin guys. Pwede tayong mag-challenge o kaya pwede tayong ipagagawa kayo gawin natin guys para maging exciting yung ating mga vlogs dito sa Taiwan. So paano guys, salamat sa inyong panonood and see you in my next vlog. Xie xie. Balut. Ito yung balut ng faster. Si master na yan. Press.